about sa issue, eto na lahat yun. Ayoko i-open tong issue na to kasi matagal na. Pero since pa-viral na yung comment ni Temple, edi sabihin ko na lahat. Gusto ko sabihin kay Camille to matagal na, pero since nasabi ko na sa kanya at nakausap ko na siya. Nagpa-picture ako sa kanya nung una ko siyang makita sa Bali. Then sabi pa nga niya, lagot ako kay Camille. Then nung una, may kinakausap sila na tatlong babae. Inaaya nila sa room nila para uminom, ganun. Ewan ko kung sumama yung tatlo, yung room kasi nila, J-Sam, baba ng spa. Nauna yung ate ko na pumunta ng spa, tapos nung sinundan ko si ate, makikita kasi yung tao na papasok sa spa mula sa room nila. Nung papasok na ako, sabi ni Jason, uy, hi, ganon. Siyempre, nag-hello ako, fan kasi ako ng Jamil. Tapos sabi niya, shot ka. Then, shumat ako, tinanong ko kung nasaan si Camille. Sabi na wala daw si Camille. Dalawa nga lang daw sila ni Kim. Then, sabi ko, punta na ako ng spa. Yun, hinanap ko ate ko and nasa sauna siya. Labas muna ako, hinantay ko sa labas ate ko. Then, tinawag niya ulit ako. Sabi niya doon daw muna ako, edi pinashot niya ulit ako. Lingon ako ng lingon kasi baka hinahanap ako ng kasama ko. Sabi niya gusto ko daw ba sa loob, bigla niya akong hinila sa CR sa room. Bigla niya akong hinalikan, nagulat ako syempre, tinulak ko siya, sabi ko sa kanya, ba't niya ginawa yun? Sabi niya ayaw ko daw ba? Sabi ko, paano si Camille? Sabi niya, bakit nga? Ayaw ko daw ba? Ang sinabi ko naman, babalik na ako sa spa at baka tapos na si ate. Mag-jacuzzi. Kami, paglabas ko sa kwarto, nakasara mga bintana tsaka yung mga kurtina. Parang paghihila pa lang sa akin ni J-Sam, sinara na kaagad ni Kim. Narinig ko na tinatanong niya kay Kim kung sa tingin daw ba niya may jowa ako. Siyempre, nagtaka naman ako. Ba't niya tinatanong kung may jowa ako? Then, paglabas namin ni ate, sabi ni ate, gusto daw niya magpa-picture kay J-Sam. Sakto, tinawag niya ulit ako. Then na yun, pagpa-picture na si ate, tapos sabi niya, shut daw. Ganon, inaya niya kami ni ate sa loob, binolding hands niya pa ako. Di ko alam gagawin nun, nakita ni ate yun na hinahawakan niya kamay ko, buti na lang nag-aya na si ate bumalik sa room namin nung bago ako lumabas. Hinalikan niya ulit ako, sabi na balik daw ako, umalis na lang kami bigla. Pero bago yun, pinipilit kasi nila na bumalik kami. Sabi na lang ni ate, iwan na lang daw number ko. Si Jason pa nga kumuha ng number ko. Then maya maya may nag-text na sa baba yung picture. Pero di na kami bumalik. Tapos pala nung nasa jacuzzi ako nun, sinundo pa ako ni Kim para lang bumaba. Ito yung chinat ko kay Camille. At yan talaga lahat ng nangyari. P.S. Di ako nag-kiss back. Wala po akong boyfriend that time sa mga nagsasabi na bakit ako nakipag-inuman. And FYI Camille, di ako pokpok. Ako na nga tong nagmalasakit. Ako pa sinabihan mo ng ganong salita. Pero di ko alam kung si Jason nagsabi nun or what. Basta napaka below the belt naman nun kung si Jason yun ang harot mo po. Maluwag na sa dibdib ko kasi nakapagsalita na ako. Ito nga ang kabuuan sa paglalantad ng nasabing babae na nakasama ni J-Sam sa isang resort. Lingon ako ng lingon kasi baka hinahanap ako ng kasama ko. Sabi niya gusto ko daw
sa CR sa room, bigla niya akong nilagay. Nagulat ako, syempre, tinulak ko siya. Sabi ko sa kanya, ba't niya ginawa yun? Sabi niya, ayaw ko daw ba? Sabi ko, ano ka? Sabi niya, bakit niya ayaw ko daw ba? Ang sinabi ko naman, babalik na ako sa spa. At baka tapos na si ate, eh magjajahose kami. Paglabas ko sa kwarto, nakasara mga bintana at saka yung mga kortina. Parang paghila pa lang sa akin ni Jason, sinara na kaagad ni Kim. Parang sanay na sila ganon. Then pumunta na ako sa taas ng jacuzzi na kami. Narinig ko sila sa baba. Eh yung jacuzzi, pagsilip mo jacuzzi nila Jason. Narinig ko na tinatanong na kay Kim kung sa tingin daw ba niya may jowa ako. Siyempre, nagtaka naman ako, ba't niya tinatanong kung may jowa ako? Ate, I swear, di ko pinalagang halik niya. Then paglabas namin ni ate, sabi ni ate gusto daw niya magpa-picture kay Jason. Ito naman ang sagot ni Camille sa babae. Sa tingin mo ba ginusto ni Jason or may nagtutulak lang sa kanya? Sinagot naman siya ng babae, eh sakto tinawag ulit kami. Ako pala, then ayun, nagpa-picture na si ate tapos sabi niya siya daw ganun, inaya na kami ni ate sa loob. Hinuling hands niya po ako, eh di ko alam gagawin nun. Nakita ni ate yun na hinahawakan niya kamay ko, buti na lang nag-aya na si ate bumalik sa room namin. Nung bago ako lumabas, sinalikan niya ulit ako, sabi niya balik daw ako, umalis na lang kami bigla. Pero bago yun, pinipilit kasi nila na bumalik kami. Sabi na lang ni ate, iwan na lang daw number ko. Si Jason pa nga kumuha ng number. Sa picture na ito ay makikita ang screenshot ng nasabing babae ng pag-uusap nila ni Jason matapos makuha ang kanyang number. Sabi ng babae, eto yun, pero di na kami bumalik. Parang ginusto niya naman po. Eh di naman siya sinusulan ni Kim eh. Tapos pala, nung nasa jacuzzi ako noon, sinundo pa ako ni Kim para lang bumaba. Tapos nung dumaan sila sa room namin, uminom din sila sa amin. Noon ko pa gustong sabihin yan sa'yo, kaso paano, kaya na nahimik na lang ako. Kaya kapag nanonood ako ng vlogs nyo, parang ano, di ko alam. Kausapin mo siya, alam mo sa videos nyo, parang ang tinutino niya. Pero sa personal, hindi. At may sinend pa ang babae na screenshot ng kanilang conversation. At ito pa ang kanyang sinabi. Gusto ko lang malaman kung galit ka sa akin, sorry sa nangyari. At sinang-ayunan naman ni Camille ang sinabi ng babae na parang ang tinutino ni Jason sa mga videos nila. Sagot ni Camille, hindi ko alam kung kanino ako maniniwala pero ikaw na babae ka at alam mong may girlfriend. Sana iniwasan mo din, yun lang naman eh, kasi babae tayo. Dapat alam natin yung limits ng bawat isa. Pero okay lang kahit nalaman ko yung totoo. Sagot naman ng babae, nung una po kasi natataranta kasi ako noon, di ko alam gagawin ko. Lahat ng pag-iwas ginawa ko po nung hinaligan niya ako, di ko pinalagan yun kasi alam ko na kayo. Tinanong ko pa siya ng paulit-ulit, sabi niya lang bakit ayaw ko daw ba? Ang ginawa ko po nun, lumabas po ako. At sinagot naman ito ni Camille ng pokpok ka daw pala at sinagot naman ng babae na pamura. At sinabi pa na sinong nagsabi, boyfriend niya to. Below the belt naman masyado yan, pangit ng bara naman. May boyfriend po ako, grabe naman na po yan. Ako po sinabi ko po sa inyo lahat. Hindi na nga ako nangiyalam, ha. Walang labis, walang kulang. At sinagot naman siya ni Camille nang may nagsabi lang sa akin. Sinagot naman ng babae, pero yung sa pokpok. Dapat pala din na lang ako nangiyalam, dapat hinayaan ko na lang kayong ganyan. Din pala matatanggap ko, sino nagsabi ng pokpok ako? Nagbibitaw ng ganyang salita. At dito na nga natapos ang nasabing conversation ni Camille at ang babaeng nakasama ni Jason sa resort.